barangay Asgad sa isla ng Catanduanes, may pinangingilagang daan. Tuwing dumadaan daw kasi ang mga residente roon, meron silang nakakasalubong na lumilipad na ataul. Bata pa kami, apat kaming mag-amigang sama-sama kami pang huli ng hipon sa ilog. Ayun. Wala naman tayong huling hipon eh. Sabi mo, hindi kasi lupot ng lumilipad mo. Baka may iba na siyang katipan. Oo nga. Sandali lang. Parang may sumusulyap sa atin. Na ano? Hindi ko alam. Tara, umuwi na tayo. Naligaw kami. Uy! Bilisan nyo! Ano yun? Parang nadaanan na natin to. Sigurado ka? Oo. Ayun oh. Ano yung puno ng balete? Eh, maraming puno ng balete dito ah. Hindi nyo ako naiintindihan. May naniligaw sa atin. Naniligaw? Ito naman? Di, ang ibig kong sabihin, nililigaw tayo ng mga engkanto. Isabi mo kanina, kumasidlong. Sinasabi ko sa inyo, may sumusunod kasi sa atin, di ba? Namin yung mga damit namin pati pante. Dapat kasi hindi na tayo nagtagal sa ilog eh. Kasalanan mo tayo! Huwag na kayong magsisihan. Baligtarin nyo na yung mga pante niya, bilis! Ha? Bakit? Di ba nga kasabihan, dapat baligtarin yung pante para hindi tayo maligaw. Bilisan nyo na! Ito nga ba to? Oo nga! Pagdating nyo na sa Asgad, malapit na kami doon sa balete, may kabaong na nakaharang doon, maraming ilaw na kandilang. Ah! Bilisan niyo! Ang balahibo namin sa katawan, may parang nagtarayo. Takbohan kami pa uwi. Pagdating namin sa bahay namin, tinanong na kami ng mga magulang kung ano daw ang nangyari sa amin at mga maputla kami. Ang sabi namin, inaharang kami ng kabaong din sa daan. Sa lahat na dadaan dyan sa tapat na balete. Pag kayo doon na nadadaan na maliliptam, maisasalubong dyan sa inyong abulin kayo niyan. Ako pa ay si Jesus na sarili. Jesus! Saan ka pupunta? Mag-orasyon na! Babalik din po ako, Lola. O, abiling ko sa'yo, ha? Iwasan mo yung puno ng balete dyan sa daan! Opo! Sabi niya ang Lola ko, huwag daw ako dadaan dito ng gabi dahil ganito daw. Ang gusto ko talaga, makita ko. Ang nakita ko, ataul na, 5 feet, tapos mayroong espyon sa taas. Tatlong gabi akong talagang, palagi akong nanaginip. Dahil siguro sa sobra kong tapo. Ako si Lourdes Olivero Suplik.
Sa tuwing dumadaan kami doon, lumalakas yung hangin. Tapos kinikilabutan ka na, patingin-tingin ka kaliwa-kanan. Nay, bumalik na lang po kaya tayo. Kahit anong mangyari, huwag kayong lilingon sa balete. Mga anak, andito na tayo. Takpan niyo yung mga mata niyo. Mga anak, handa niyo lang si nanay. Pakiramdam kung mayroong sumusunod. Diretso anak, diretso. Diretso lang anak. Diretso lang. Bilog siya, ma'am. Nag-spark yung mga apoy niya. Mayroong mata, mayroong ilong, at saka mayroong bunganga. Nakakatakot kasi gumugulong, mayroong apoy. Ang Saint Elmo ay hinalaw sa salitang Saint Elmo's Fire. Ang karamihan ng mga istorya ng Saint Elmo nangyayari sa mga bukid, sa mga pagitan na yan, dyan tinatambak yung mga organic material tulad ng mga dahon na pinutol na. At sa matagal na panahon, nagpuproduce ito ng gas dahil sa fermentation. May kumikidlat, merong lakas na electric charge, hinihigop itong mga gas na to at nakikitang namumuo yung ball of fire na yan. Sa tuwing nakakita sila, tumatakbo sila kasi natatakot. Talagang mayroong naa-aksidente. Mayroong diyang nabaliw, nanay ko. Katapusan ang pagpaparamdam ng demonoy mga flying ataul sa mga residente ng Asgad dahil nasundan na naman ito. Nang kapag galakaw kami ng naliwan tawla ito ha, muna igaling ilaw sa itaas. Bakit pa dito pa tayo dumaan? May kilabutan ako dito. Matakot, di kita iiwan. Sama ko siya. Pagkahiling mi ka ito, pigparahiling mi man, kundi natakot ako, nagbalik kami. Padua, yung magirara ito, nang sakat naman ako sa baliti. Uy, bumalik ka dito. Gusto kong makita kaya gasakat ako dumaan. So ikatulog kong sakat. Bumaba ka na dyan. Sko, bakit ba natatakot ka eh? Wala naman dito. Diba, wala naman? Oo. Ikaw kasi masyado ako nervyoso. Ang bayan ng San Andres sa Catanduanes, kilala raw talaga pagdating sa paggawa ng mga ataul. Mga 30 years na po kami dito sa hanap buhay na niya. Ang panahon, dito pa lang nagigibukay niya. Kaya nagdakulay niya. Dire-diretso hanggang sa nagdakulay na niya order. Dito sa lugar, Mika, ako po ang takbuhan ng mga namatayan. Takong wara kang nagagadaan, kami magagadaan. Nabubuhay kami dahil sa gadaan. Araw mo ito, Sir Soho, kwento-kwento pa, nung duman sa ibang barangay, may nauulog ka ang taol sa hali sa balete na. Hindi ko po alam ang mga kunyanan sa kudon. Ang pagpapakita raw ng mga lumilipad na ataul, isang senyales na merong pwedeng mangyari na hindi kanais-nais. Nung
gabing yun, pumunta kami ng inaya kami magharana. Tara, pre, practice tayo. Tara. Sige, sige. Magandang gabi, Elena. Magandang gabi. Katapos, kakantahan. Kaya, ginabi kami ng uwi. Nakita mo na ang kabaong. Pare! Ano yun? Pare, kabaong! Lumulutang, pare! Kumuha kong bato. Hindi ko na ito nakagalaw. Sabi ko, pare, takbo tayo! Dati, ang iba nagsasabi ng ganyan, hindi naman kami naniniwala. Nung pagkakataon ngang yung nakita namin, saka kami naniwala noon. Dekada 80 rin nung matamaan ng isang super typhoon ang bayan ng San Andres, na siya raw naging dahilan ng pagkaputol ng puno ng balete. At mula raw noon, natigil na ang pagpapakita ng lumilipad na ataul. Maraming mga kwento ang umiikot dito lang sa Catanduanes tungkol dyan sa mga ataul. Hindi lamang isang ataul, may istorya pa ng mga ataul na parang nagpaparada. May mga kandila at talagang hinaharas yung mga tao, hinahabol. Ang mga kwentong ito ay indikasyon sa mga nabubuhay pa tungkol doon sa maaaring kapabayaan nila sa pag-aalaga at paggunita ng mga yumao na kasi responsibilidad po, maniniwala natin, bigyan ng tahimik, maayos na himlayan. Kung meron tayong komunidad ng mga buhay, meron din komunidad ng mga patay. At ang dalawang ito ay madalas mag-ugnayan kasi hindi po sila hiwalay. Kung may makakasalubong ka ring ataul sa daan, ano kaya ang iyong gagawin? I-tweet sa amin ang inyong sagot gamit ang hashtag KMJS Gabi ng Lagim 7. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.